ang tipan ni Naphtali, ang ikawalong anak ni Jacob at Bilha. Unang Kabanata. Si Naphtali, ang ikawalong anak ni Jacob at Bilha, ang runner, isang aralin sa fisiolohiya. Ang kopya ng tipan ni Naphtali na kanyang itinalaga sa panahon ng kanyang kamatayan, sa 130 taon ng kanyang buhay. Nang ang kanyang mga anak na lalaki ay nagtipon sa 7 buwan, sa unang araw ng buwan, habang nasa mabuting kalusugan, ginawa niya sila ng isang piging ng pagkain at alak. At pagkagising niya sa kinaumagahan, sinabi niya sa kanila, "Ako ay mamamatay at hindi nila siya pinaniwalaan." At habang nilulwalhati niya ang Panginoon, lumakas siya at sinabi na pagkatapos ng kapistahan kahapon ay dapat siyang mamatay. At nagsimula siyang sabihin, "Pakinggan mga anak ko, kayong mga anak ni Naphtali, pakinggan ang mga salita ng inyong ama. Ako ay ipinanganak mula kay Bilha, at sapagkat si Rachel ay gumawa ng katusuhan at ibinigay si Bilha bilang kahalili niya kay Jacob, at siya ay naglihi at ipinanganak ako sa mga tuhod ni Rachel, kaya tinawag niya ang aking pangalan na Naphtali, sapagkat mahal na mahal ako ni Rachel, sapagkat ako'y ipinanganak sa kanyang kandungan. At noong bata pa ako, ay nakaugalian na niya akong halikan, at sasabihin, naway magkaroon ako ng kapatid mo mula sa sarili kong sinapupunan, tulad mo." Kung saan si Joseph ay naging katulad ko sa lahat ng bagay, ayon sa mga panalangin ni Rachel. Ngayon, ang aking ina ay si Bilha, na anak ni Rotheus na kapatid ni Deborah, na yaya ni Rebecca, na isinilang sa isang araw na kasama ni Rachel. At si Rotheus ay mula sa angka ni Abraham, isang Chaldean, may takot sa Diyos, malaya at marangal. At siya ay dinalang bihag at binili ni Laban, at ibinigay niya sa kanya si Yuna na kanyang alilang babae upang maging asawa. At siya ay nanganak ng isang anak na babae, at tinawag ang kanyang pangalan na Zilpa, ayon sa pangalan ng ngayon kung saan siya dinalang bihag. At pagkatapos ay ipinanganak niya si Bilha, sinasabing aking anak na babae ay nagmamadali sa kung ano ang bago, sapagkat kaagad na siya ay isilang ay hinawakan niya ang dibdib at nagbadali sa pagsuso dito. At ako ay naging matulin sa aking mga paa na gaya ng usa. At ang aking amang si Jacob ay itinalaga ako sa lahat ng mga mensahe, at gaya ng isang usa ay pinagpala niya ako. Sapagkat kung paanong nalalaman ng magpapalyok ang sisidlan, kung gaano karami ang laman nito at nagdadala ng putik ng naaayon, gayon din ginawa ng Panginoon ang katawan ayon sa wangis ng Espiritu, at ayon sa kakayahan ng katawan ay itinatanim niya ang Espiritu. At ang isa ay hindi nagkukulang sa isa pa ng ikatlong bahagi ng isang buhok, sapagkat ayon sa timbang at sukat at tuntunin ay ginawa ang lahat ng nilalang. At kung paanong nalalaman ng magpapalayok ang gamit ng bawat sisidlan, kung ano ang nararapat, gayon din naman nalalaman ng Panginoon ang katawan, kung gaano kalayo ito mananatili sa kabutihan, at kung kailan ito magsisimula sa kasamaan. Sapagkat walang hilig o pag-iisip na hindi nalalaman ng Panginoon, sapagkat nilikha niya ang bawat tao ayon sa kanyang sariling larawan. Sapagkat kung paanong ang lakas ng tao ay gayon din sa kanyang gawa, kung paano ang kanyang mata, gayon din sa kanyang pagtulog, kung paano ang kanyang kaluluwa, gayon din sa kanyang salita, alinman sa batas ng Panginoon o sa batas ni Belial. At kung paanong may dibisyon sa pagitan ng liwanag at kadiliman, sa pagitan ng nakikita at ng naririnig, gayon din mayroong pagkakahati sa pagitan ng lalaki at lalaki, at sa pagitan ng babae at babae, at hindi masasabing ang isa ay katulad ng isa sa mukha man o sa isip, sapagkat ginawa ng Diyos na mabuti ang lahat ng mga bagay ayon sa kanilang pagkakasunod-sunod, ang limang pandama sa ulo, at idinigit niya ang leeg sa ulo, na idinagdag dito ang buhok para sa kagandahan at kaluwalhatian, at pagkatapos ay ang puso sa pangunawa, ang tiyan para sa dumi, at ang tiyan para sa paggiling, ang hangin para sa paghinga, ang atay para sa puot, ang apdo para sa kapaitan, ang pali para sa pagtawa, ang mga bato para sa katinuan, ang mga kalamnan ng mga balakang para sa kapangyarihan,
ang mga baga para sa pagpasok, ang mga balakang para sa lakas, at iba pa. Kaya nga, mga anak ko, gawin ninyong maayos ang lahat ng inyong mga gawa na may mabuting layunin sa pagkatakot sa Diyos. At huwag kayong gumawa ng anuman sa pangaalipusta o hindi sa takdang panahon. Sapagkat kung iuutos mo sa mata na makinig, hindi nito magagawa. Kaya't habang kayo ay nasa kadiliman, ay hindi ninyo magagawa ang mga gawa ng liwanag. Kaya nga, huwag kayong maghangad na sirain ang inyong mga gawa sa pamamagitan ng kasakiman o ng walang kabuluhang mga salita upang dayain ang inyong mga kaluluwa. Sapagkat kung kayo yung mananatiling tahimik sa kalinisan ng puso, ay may uunawaan ninyo kung paanong panghawakan ng mahigpit ang kalooban ng Diyos at iwaksi ang kalooban ni Belial. Araw at buwan at mga bituin, huwag ninyong baguhin ang kanilang kaayusan. Gayon din naman, huwag ninyong babaguhin ang batas ng Diyos sa kaguluhan ng inyong mga gawa. Ang mga hintil ay naligaw at iniwan ang Panginoon at binago ang kanilang kaayusan at sinunod ang mga tuod at mga bato, mga espiritu ng panlilindang. Ngunit hindi kayo magiging gayon, mga anak ko, na kinikilala sa kalawakan, sa lupa at sa dagat at sa lahat ng nilikhang bagay, ang Panginoon na lumikha ng lahat ng bagay. Upang hindi kayo maging tulad ng Sodoma na nagpabago sa order ng kalikasan. Sa katulad na paraan, binago din ng mga watchers ang pagkakasunod-sunod ng kanilang kalikasan na sinumpa ng Panginoon sa baha na kung saan ginawa niya ang lupa na walang mga naninirahan at walang bunga. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ko sa inyo, aking mga anak, sapagkat nabasa ko sa isidulat ni Enoch na kayo rin ay lalayo sa Panginoon. Na lumakad alinsunod sa lahat ng kasamaan ng mga hintil at inyong gagawin ang alinsunod sa lahat ng kasamaan ng Sodom. At ang Panginoon ay magdadala ng pagkabihag sa inyo at doon kayo maglilingkod sa inyong mga kaaway at kayo ay yuyukod kasama ng bawat paghihirap at kapaghatian hanggang sa malipol kayong lahat ng Panginoon. At pagkatapos na kayo ay lumiit at maging kakaunti, kayo ay babalik at kikilalan ang Panginoon ninyong Diyos at ibabalik niya kayo sa inyong lupain ayon sa kanyang saganang awa. At mangyayari na pagkatapos nilang makarating sa lupain ng kanilang mga ama, muli nilang malilimutan ang Panginoon at magiging masama. At ikakalat sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa hanggang sa dumating ang awa ng Panginoon. Isang taong gumagawa ng kabutihan at gumagawa ng awa sa lahat ng nasa malayo at sa kanila na malapit. Ikalawang kabanata. Nagsusumamo siya para sa maayos na pamumuhay. Kapansin-pansin sa kanilang walang hanggang karunungan ang mga talatang 27 to 30. Sapagkat sa 40 taon ng aking buhay, nakakita ako ng isang pangitain sa bundok ng mga olibo sa silangan ng Jerusalem na ang araw at ang buwan ay nakatayo. At narito si Isaac, ang ama ng aking ama, ay nagsabi sa amin, takbo at huwakad sila. Bawat isa ayon sa kanyang lakas, at sa kanila makahuli sa kanila ay aariin ang araw at buwan. At kaming lahat ay tumakbong magkakasama, at hinawakan ni Levi ang araw, at si Judah ay nilampasan ang iba, at sinakop ang buwan, at silang dalawa ay nakatakas na kasama nila. At nang si Levi ay naging gaya ng araw, narito isang binata ang nagbigay sa kanya ng 12 sanga ng palma, at si Judah ay maningning na parang buwan, at sa ilalim ng kanilang mga paa ay 12 sinag, at ang dalawa, si Levi at si Judah, ay tumakbo at hinawakan sila. At narito isang toro sa lupa na may 2 malalaking sungay at mga pakpak ng agila sa kanyang likuran. At ninais namin sakupin siya, ngunit hindi namin magawa. Ngunit dumating si Joseph, at hinawakan siya, at sumampa na kasama niya sa itaas. At nakita ko, sapagkat nandoon ako, at masdan, nagpakita sa amin ang isang banal na kasulatan, nagsasabing, ang mga Assyrian, Medes, Persian, Chaldean, Syrian, ay aariin sa pagkabihag ang 12 tribo ng Israel. At muli, pagkaraan ng 7 araw, nakita ko ang aming amang si Jacob na nakatayo sa tabi ng dagat ng Jannea. At kami ay kasama niya. At masdan, dumaan ang isang barkong naglalayag
na walang mga mandaragat o piloto at may nakasulat sa barko, ang barko ni Jacob. At sinabi sa amin ng aming ama, halikayo, sumakay tayo sa ating barko. At nang siya'y makasakay, ay bumangon ng isang malakas na unos at isang malakas na unos ng hangin. At ang aming ama na may hawak ng timon o yung helm ay umalis sa amin. At kami, palibhasa inaagos ng unos, ay natangay sa ibabaw ng dagat. At ang barko ay napuno ng tubig at hinampas ng malalakas na alon hanggang sa nawasak. At si Joseph ay tumakas sakay ng isang maliit na bangka. At kaming lahat ay nahati sa siyam na tabla. At si Levi at si Judah ay magkasama. At kaming lahat ay nakakalat hanggang sa mga dulo ng mundo. Na magkagayoy si Levi na nabibigkisan ng sakwa ay nanalangin para sa aming lahat sa Panginoon. At nang huminto ang bagyo, ang barko ay nakarating sa lupain na waring payapa. At narito, ang aming ama ay dumating at kaming lahat ay nagalak ng magkaisa. Ang dalawang panaginip na ito ay sinabi ko sa aking ama. At sinabi niya sa akin, ang mga bagay na ito ay kinakailangang matupad sa kanilang kapanahunan. Pagkatapos ang Israel ay makapagtiis ng maraming bagay. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng aking ama, naniniwala ako sa Diyos na si Joseph ay buhay, sapagkat lagi ko nakikita na siya ay binibilang ng Panginoon na kasama niyo. At sinabi niya na umiiyak, ah, ako, anak kong Joseph, buhay ka. Bagamat hindi kita nakikita at hindi mo nakikita si Jacob na amo mo, piniiyak din niya ako sa makatuwid sa pamamagitan ng mga salitang ito. At tag-alab ako sa aking puso na ipahayag na si Joseph ay naipagbili. Ngunit natakot ako sa aking mga kapatid. At narito, aking mga anak, ipinakita ko sa inyo sa mga huling panahon kung paanong ang lahat ay mangyayari sa Israel. Kayo rin sa makatuwid ay atasan ang inyong mga anak na sila ay makiisa kay Levi at kay Judah. Sapagkat sa pamamagitan nila ay babangon ang kaligtasan sa Israel at sa kanila ay pagpapalain si Jacob. Sapagkat sa pamamagitan ng kanilang mga tribo ay magpapakita ang Diyos, si Jesus Christ, na nananahan sa mga tao sa lupa upang iligtas ang lahi ng Israel at tipunin ang mga mabubuti mula sa mga Hentil. Kung gagawin ninyo ang mabuti, mga anak ko, pagpapalain kayo ng mga tao at mga anghel, at ang Diyos ay luluwalhatiin sa gitna ng mga Hentil sa pamamagitan nyo. At ataka sa inyo ang Diablo, at matatakot sa iyo ang mga mababangis na hayop, at mamahalin kayo ng Panginoon, at kakapit sa inyo ang mga anghel. Gaya ng isang tao na nagsanay ng mabuti sa isang bata ay iniingatan sa magiliw na pag-alaala. Gayon din naman sa mabuting gawa ay mayroong mabuting pag-alaala sa harap ng Diyos. Ngunit siya na hindi gumagawa ng mabuti, susumpain siya ng kapwa ang mga anghel at mga tao, at ang Diyos ay mapapahiya sa mga Hentil sa pamamagitan niya, at gagawin siya ng Diablo bilang kanyang sariling instrumento. At ang bawat babangis na hayop ay tatalunin siya, at kapupuotan siya ng Panginoon, sapagkat ang mga kautusan ng batas ay dalawahan, at sa pamamagitan ng pagiging masinop ay kinakailangang matupad ang mga ito, sapagkat may panahon para yakapin ng lalaki ang kanyang asawa, at panahon para umiwas doon para sa kanyang panalangin. Kaya nga, may dalawang utos, at maliban kung gagawin ang mga ito sa angkop na pagkakasunod-sunod, nagdadala sila ng napakalaking kasalanan sa mga tao, gayon din naman sa ibang mga utos. Kayo ngay maging pantas sa Diyos, mga anak ko, at mag-ingat na nauunawaan ang kaayusan ng kanyang mga utos at ang mga batas ng bawat salita upang mahalin kayo ng Panginoon. At nang atasan niya sila ng maraming ganoong salita, tinayuhan niya sila na kanilang ilipat ang kanyang mga buto sa Hebron at ilibing nila siya kasama ng kanyang mga ama. At nang siya ay makakain at makainom na may masayang puso, tinakpan niya ang kanyang mukha at namatay. At ginawa ng kanyang mga anak ang alinsunod sa lahat ng iniutos sa kanila ni Naphtali na kanilang ama.